You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Welcome back guys sa ating channel, Tito Uwel. So for today's video, gagawa tayo ng quinoa salad. So, according dun sa internet and YouTube University and mga nutritionists, mga dietitian, quinoa is very good for your diet. So, gagawa tayo ngayon. So, hope guys you're gonna enjoy. Medyo matagal na tayong hindi nakakapag-content ng mga ganitong klaseng content katulad ng pagluluto or paggawa ng cake, what else? So I think it's about time to make some kind of content like this again. So hope guys you enjoy, and I'm gonna show it to you how I'm gonna make my own version of quinoa salad. So guys, ayan ang ating quinoa. So pinakuluan ko lang siya sa tubig. Hinugasan ko muna yung quinoa. 1 cup yung ating niluto at ang ratio ng tubig ay 2 cups with salt and olive oil or regular oil. Pag nag-time ka ng quinoa is pag nilagay mo na yung quinoa sa boiling water, pag kumulo siya uli, doon ka pala mag-i-start mag-time ng 15 minutes. And then after 15 minutes, turn it off and put the cover and then 3 minutes more. So pagkatapos nga nating naluto na yung ating quinoa, habang hinihintay natin lumamig, so start na tayo sa pag-chop ng mga vegetables na gusto nyong ilagay sa inyong quinoa. So sa akin, ang available lang is yan, red capsicum and then the yellow one. Chinap ko lang siya into dice. At with red onions, ganun din, chop into dice. So guys, maraming option na vegetables na pwede nyong ilagay dyan sa inyong quinoa salad. Nasa sa inyo yan kung ano yung prepared nyo na isama. So marami siyang pwede kayo magsama ng meat, yung grilled na chicken breast, pwede kayong magsama ng celery, or you want some canned beans. Kailangan lang nga into brine yung bibili nyo mga beans, like kidney beans or garbanzos, or sometimes meron na canned beans na mix na different kind of beans na just drain it and then mix it together with the quinoa. So yan na ating yellow capsicum. Huwag nyo nang pansinin yung ating pronunciation, sometimes nabubulol si Tito Uwel. Or pwede kayong bumili ng pomegranate. And then, nakalimutan ko kasi bumili ng pomegranate. Nasarap sana kung may pomegranate din yan. So, yan ang ating coriander leaves. Kung gusto kayo may coriander leaves. So, yung iba kung ayaw ng coriander leaves, pwede rin hindi nyo lagyan. As I was saying, it's a matter of your preference kung ano yung gusto nyo ilagay sa inyong quinoa salad. So, yung ating tomato, wala rin akong cherry tomato dito sa bahay. So, meron kami is yung regular tomato. Ang ginawa ko na lang, it's kinat ko into cubes also. Inalis ko yung seeds para hindi maging watery yung ating salad. So yun yung mga isa sa mga nagiging dahilan kung bakit pagka yung iba gumagawa ng mga vegetable salad, pag hindi nila tinatanggal yung seeds ng tomato, nagiging watery yung kanilang vegetable salad. So kailangan tanggalin yung seeds ng tomato. Or kung gusto niya na may tomato, it's also up to you. Kung gusto niya na may tomato seeds na kasama yung inyong
salad, it's up to you. Pero kung cherry tomato, you don't have to take it out the seeds kasi ala na magiging ano yung tomato nyo. Baka mapisa na, hindi na siya magiging crunchy kasi napakaliit lang naman din ng cherry tomato. So, since malaki yung ating tomato, regular tomato, tinanggalan ko ng seeds. So, yan. So, tingnan muna natin. Tinabi ko yung another half ng tomato. So, medyo marami na siguro yung 1.5. So, yan naman ang ating isusunod na i-chop yung ating red onions. So, mas masarap ilagay dyan yung red onions, hindi shallots. Yung talagang red onions ang ilalagay nyo. Or purple onion yung tawag ng iba. So, ako ang tawag ko dyan is red onion. So, yan. Cut into cubes lang din ang aking ginawa. Same dun sa mga cut ng different vegetables na inilagay na natin. So, hindi ko nilagay lahat ng whole onion. So, since meron akong olives dito na nakabukas sa may fridge, yan na yung nilagyan ko na rin ng olives at saka yung ating feta cheese. So, medyo more than 1/4 yung nilagay ko. So, gikakat ko lang din siya into cubes para hindi siya durog. At masarap din ilagay yan sa salad. Pwede rin kayo maglagay ng halloumi cheese or ako mas gusto ko yung feta cheese na inilalagay sa salad. So, as you can see, ayan guys, ganyan lang siya kaliliit na nilagay ko. Pwede kayong pwede nyo lakihan yung hiwa nyo pero magiging uneven dun sa mga ibang vegetables na nakalagay natin. So, isunod na natin yung ating cucumber. So, yan. Medyo tinanggalan ko yung ibang balat. Ewan ko, ganyan ako maghiwa ng pipino eh. Tapos, hindi ko rin isasama yung sa may gitna ng pipino. Tanggalin ko yung sa may seeds. So, yung pinaka laman lang talaga niya yung inilalagay ko. So, yun din is para hindi maging watery yung ating salad. Or guys, kung gusto nyo nang may kasama ang seeds ng pipino, it's entirely up to you. Kanya-kanya tayo ng preference ng style or panlasa sa pagkain. So, it's entirely up to you guys. So guys, kung napapansin nyo, hindi ko nilagay lahat ng onions dun sa aking salad at saka 1/4 lang din more than 1/4 lang din yung nilagay kong feta cheese kasi kailangan i-portion nyo din kung gaano karami yung quinoa na inyong niluto. So sa akin nga is 1 cup lang yung quinoa na inilagay ko dyan or niluto ko. So kailangan ko rin i-portion yung mga vegetables na ihalo ko doon sa aking quinoa salad. Otherwise, magiging poor vegetables na lang yung makikita doon. Mawawala na yung quinoa. So, yan yung aming magiging dinner for tonight. Meron yan kasamang marinated chicken. So, hindi ko na papakita kung paano ko iniluto yung marinated chicken. Prinay ko lang naman sa kawali at already been marinated. Binili na naming marinated siya. So, ayan naman ang ating gagawin next ay ang salad dressing. Very basic na dressing yung ating ginawa. So, naglagay lang ako ng or nag-grated lang ako ng 2 cloves of garlic and then yung lemon zest and yung balat ng lemon, grinind ko lang, grinated ko lang din, isasama natin sa ating dressing. With some salt and pepper, ano pa ba yung nilagay ko dyan? Olive oil, and what else did I put in there? Some dried oregano. So, yun lang yung ating dressing. So, ayun, once again guys, pwede nyong ibahin yung dressing. It's entirely up to you kung ano yung gusto nyong gamitin dressing. Pwede Thousand Island if you want or kung gusto nyo balsamic vinegar
ang ilagay, ihalo niyo din sa may dressing. Nasa sa inyo yun, guys. And also, guys, ito yung tip ko, kasi yung inilagay natin na olives at saka yung ating feta cheese, that's two ingredients is already quite salty. So, medyo mag-ingat tayo sa paglagay ng salt pag gumagawa tayo ng salad dressing natin. Make sure kung ano yung mga inilagay nyo ingredients, kung may mga salted na doon, mag-less kayo ng salt sa paglagay ng sa ating salad dressing. So, yun yung ginawa ko. Nag-less ako ng salt sa salad dressing. And then, pwede mo naman din tikman. Once na nailagay mo na yung salad dressing, pwede ka na naman mag-add ng little bit of salt, or yung guest or yung kusina na lang yung kakain, pwede mag-sprinkle ng salt if it's not salted enough for them. So, ayan, medyo chinek ko na yung ating quinoa. Medyo mausok pa rin. Palamigin natin ng konti. So, ayan, medyo malamig-lamig na. So, half muna and then mix it together para ma-mix well yung ating quinoa. So, diba, ang ganda sa tignan sa mata yung color combination ng ating quinoa. Sa kinuha ko is yung multigrain, hindi yung white lang, hindi yung black, hindi yung red. Multigrain na quinoa yung kinuha ko. So, ayan siya, guys, yung nagawa na. Ang dressing, since hindi pa naman kami mag-dinner, medyo anong oras na ba to? Hapon ko ito ginawa, mga 3 or 4 o'clock in the afternoon. So, mamaya ko na ilalagay yung dressing just before we're gonna start having our dinner. So, pero yan, may lasa na rin yan kasi nga, nung niluto natin yung quinoa, meron tayong nilagay na little bit of salt and olive oil plus yun yung ating feta cheese at yung olives, may salt din. So, may lasa na rin yan. So, yun na nga, guys, ang ating quinoa salad. I hope, guys, you enjoy our daily vlog for today. And please don't forget to like, share, subscribe, and leave some comment on my videos. And hit all notification para lagi kayong updated sa ating mga vlog na i-upload sa ating channel. So, medyo nabubulol pa. So, guys, see you guys next time. Bye-bye!